Hello guys, good morning. This is my 7th day na naka-isolate sa isang room because I am tested positive. Pero yung asawa ko is nauna na siyang nag-positive. Monday pa siya na Tuesday siya na test last week. So nung nalaman kong positive siya, nag-isolate na rin ako kasi para maiwasang mahawa yung mga bata. Totoong hindi natin alam kung sino ang may dala-dala kasi minsan talaga asymptomatic sila. Healthy yung katawan nila, wala silang nararamdaman. Tapos bigla na lang na pag naghina na yung immune system, saka na babanata ng lagnat o kaya ng sipon. Yung nangyari dito sa amin is may nakahalubilo yung asawa ko sa trabaho na meron na palang COVID. Hindi rin alam nung tao na yon na meron siya. Tapos napakapagkwentuhan pa sila nung asawa ko. Tapos nung nag-positive na yon, tapos siguro mga after 1 week, saka naman sinipon yung asawa ko. So ganun katagal guys ang pagitan nila bago nakaramdam ng symptoms ang asawa ko. Hindi naman namin alam na meron na pala kasi healthy naman din yung asawa ko. Hindi namin alam. Magkakasama kami sa isang room, saka yung bunso namin. So, nung nagpa-test siya nung Tuesday, nalaman namin na meron nga siya. So, kinabahan na ako. Kaya, nag-isolate na ako kasi ako yung sa trabaho namin, ako yung kasama niya na kumakain. Nag-share kami ng, kunyari, nag-copy kami, nag-share kami ng mag. So, ako talaga yung may contact sa kanya. Tapos, nung nilagnat siya nung Monday ng gabi, ako yung inasikaso ko siya. Kaya parang exposed ako masyado sa kanya. So yun nga, kasama namin sa room yung bunso namin. Nung nagpa-test kami nung Friday, yun, ako, saka yung bunso, nag-positive. Yung dalawang anak kong babae, awa ng Diyos, negative. Tapos yung tiyahi namin na senior, awa ng Diyos, negative din siya. So, yun nga guys, nire-record ko tong video na to para at least dun sa makakapanood, kapulutan nyo ng aral. Kasi hindi biro talaga yung dala ng sakit na to sa isang pamilya. Kasi lagi kong sinasabi noon sa asawa ko na dapat mag-ingat kami kasi dito sa Japan ngayon, break ng school. So, ang yung mga bata nasa loob lang ng bahay, sabi ko sa kanya, dapat mag-ingat tayo kasi parang ang daming kaso nga dito sa lugar namin ng COVID. Sabi ko sa kanya, dapat doble ingat tayo kasi yung mga bata, alam natin, safe na nasa bahay lang sila, mga healthy. Baka tayo yung magdala ng sakit sa kanila. So, ganun nga, parang ganun nga ang nangyari guys kasi minsan may mga kapabayaan din tayo minsan sa sarili natin na dapat nagwe-wear lagi ng mask, ng uhugas ng kamay. Siguro may mga pagkakataon na hindi natin yung nagagawa. Masyado tayong kampante ba? Kaya hanggat magagawa nating mag-ingat talaga, mag-ingat tayo guys. Kasi yung pang-araw-araw na nakakasalamuha natin, hindi natin alam kung mayroon na sila. Walang mawawala kung laging magsuot ng mask, ng face shield, o kaya laging maghugas ng kamay. Kasi yun lang yung panlaban natin talaga dyan na para hindi tayo sa kapalakas din ng immune system. Ang pinaka the best talaga. So nung nag-positive na kaming dalawa ng bunso ko, ang ginawa ko, sabi sa amin doon sa agency na tumatawag sa amin, i-mag-share na daw kami ng room, kaming tatlo, yung husband ko, ako, tsaka yung bunso. Sabi ko sa kanila, kasi naka-isolate na nga rin ako sa isang room, sabi ko sa kanila, hindi ako pwedeng mag-share sa kanila kasi
ako, nilalagnat ako. Yung dalawa, yung asawa ko, saka yung anak ko, asymptomatic sila. Yung naging symptoms lang ng asawa ko is yung sinipon talaga siya. So, pinagsama ko sila sa isang room. Tapos, ako naka-isolate sa isang room. After ng ilang araw, pwede na daw kaming mag-share kasi wala na ako, hindi na ako nilagnat. Kinagabihan naman, nilagnat naman yung babae ko, yung pangalawa ko. So, inalagaan ko, syempre, kasi kawawa naman. Dati, nasa sala sila ng kapatid niyang isa, natutulog. Tapos, yung tiyahe namin nasa baba din, sa isang room din. At least, doon safe talaga siya. Ngayon, nilagnat yung pangalawa kong babae. So, pinaakyat ko na rin dito. Pero, ang sabi ko, hindi kami pwedeng mag-share-share. Ingat pa din kasi siya nga, negative siya. Sabi ko doon sa tumatawag sa amin na hindi ipapa-check ko nga siya kasi nilagnat. Sabi naman sa akin, kung isang beses lang siya nilagnat tapos ngayon, hanggang ngayon, hindi na naman siya nilalagnat. Huwag na daw. Pero pag nilagnat uli, tumawag daw ako ng ospital para for re-swabbing yung anak kong babae. Awa ng Diyos, okay naman na siya. Eh ngayon, naghiwalay uli ako ng room doon sa mag-ama ko kasi kahapon nga, nilagnat na naman ako. Pabalik-balik guys ang lagnat guys. Nung nalaman ko na positive yung asawa ko, grabe ang depression na naramdaman ko. Sa totoo lang guys. Kasi iniisip ko, may senior kami dito, may mga anak kami. Tapos ako, pag ako ang nagkasakit, paano na lang? Eh, may asakit na yung asawa ko. Tapos pa ako, imposible talagang hindi ako mahawa kasi exposed ako masyado sa kanya. Alam niyo yung feeling na gustong-gusto mong gumalaw, gustong-gusto mong pagsilbihan yung pamilya mo, pero hindi mo magawa kasi parang hindi mo kayang i-risk yung buhay nila. Then kasi baka may tendensing mahawa sa iyo eh. Nakikita ko ang iniiyak ko pag nakikita ko silang, alam mo yung pagkain na, siyempre pagtatsagaan na lang namin yung luto ni ate doon sa kusina kasi hindi nga kami pwedeng bumaba kasi baka mahawa sila. Pinagtatsagaan na namin kung ano lang yung maluto ni ate, ng auntie namin. Tapos, yung alam mo yung gustong-gusto mong pakainin yung mga anak mo ng luto mo, ng gusto mong ipakain sa kanila, hindi mo magawa kasi nga, delikado, baka instead na okay sila, mahawa pa sa'yo. Ang dami mong gustong gawin kasi ako guys, sa totoo lang, hindi ako yung tao na yung napipirmi sa isang lugar na hanggat may bakante akong oras, gusto ko maging pakipakinabang yun na ang dami kong ginagawa. Yung parang na-depress ako nung mag-isa lang ako sa kwarto. Kasi ang hirap talaga, makikita mo na ang dami mong kailangan gawin, ang dami naming na-cancel na mga lakad kasi nga dahil dito, dapat pupunta kami ng embassy, pupunta kami ng school ng anak ko, ang dami-dami, kaya lang walang-wala talaga. Pero pinagpapasalamat ko rin tong nangyari na to sa amin kasi may mga bagay akong na-realize na unang-una, kailangan pala talaga alagaan natin masyado ang ating mga katawan. Kasi regalo to sa atin ng Panginoon. Siguro nasa isip niya, sa araw-araw na binigay ko sa inyo, maghapon na kayong nagtatrabaho, tapos pag-uwi nyo siguro, cellphone pa, kung ano-ano pang pinagkakabalahan, gala pa, ganito pa, hindi yung inaalagaan. Kaya dapat bigyan kayo ng siguro ng ganito. Siguro hindi ko ano, pero alam nyo guys, sa 20 years namin dito sa abroad mag-asawa, ito lang yung time talaga na napirmi kami sa bahay. Halos araw-araw nasa trabaho, kung hindi man nasa trabaho, pag off naman ang daming lalakarin sa school ng mga bata. Yung alam mo yung hindi sa amin uso ang pahinga.
Kaya nga sabi ko kay Auntie, bakit kaya pati kami na natamaan ito samantalang sobrang ingat naman kami. Hindi naman kami yung gala dito, punta doon. Pag namamalengke nga, hindi na namin kasama ang mga bata kasi ayaw na rin nilang sumama. Pero bakit pati kami? Doon ko na-realize na may purpose talaga kung bakit nangyayari. Kaya doon sa mga pareho namin na pinagdadaanan yung ganito, stay put lang tayo kasi malalagpasan din naman natin to. Marami na ang naging okay. And ipagpasalamat natin yung mga biyaya na dumarating. Kasi yung tawag lang ng mga, dito mo mariri sa panahon ganito. Dito mo malalaman talaga yung mga kaibigan, yung mga pamilya mo na talagang dadamay sa iyo sa panahon na ganito. Yun lang yung magpapalakas ng loob sa iyo eh. Minsan yung mga taong hindi mo ini-expect na talagang concern sa iyo, dito mo malalaman pag panahon ng ganito. Siyempre, mag-iisip tayo. Huwag na tayo magpa-stress sa mga bagay-bagay kasi lalo lang bababa ang immune system natin. Yan namang trabaho, yun namang hanap buhay natin pag naging okay na yung katawan natin. Yung mga bagay-bagay na yan na hindi natin nagagawa ngayon, magagawa din natin yan pag lumakas. Ang importante, lumakas tayo. Normal lang na ma-stress, normal lang na matakot. Pero alalahanin natin na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Yan lang, kapit lang tayo at saka laging magdasal. Lalo sa mga nanay na pareho kung may pinagdadaanan na ganito, wala tayong karapatan na maging mahina kasi sa atin nakasalalay ang pamilya natin. Lakasan ang loob, lakasan ang paniniwala. Sana maging okay na ang lahat sa atin. And naniniwala ako na magiging okay na. Keep safe po kayo. Ayan guys, simula nung nalaman nila na nag-positive nga kaming mag-asawa sa COVID. Ayan, grabe ang dagsa ng mga, ang dami nagpapadala, mga prutas, mga groceries, mga kung ano-anong mga pwedeng maitulong sa amin. Nilalagay lang nila dun sa harap ng bahay namin. Tapos iiwan nila, kukunin na lang namin. So yung mga bagay na yun nakakataba ng puso kasi parang yung alam mo yung ramdam mo yung may nagdadamay sa iyo, tsaka alam mo yung parang concern nila is nararamdaman mo talaga na sa pamamagitan man lang na noon madamayan kami sa pinagdadaanan namin. Yan guys, day 3 na ng aming isolation dito sa bahay. Yung mag-ama ko, si Zion and si Papa niya is nasa other room. Kasi si Zion asymptomatic, tapos si Papa niya pagaling na din. So kami ni Zion, sabay kaming nag-positive. Sabi sa amin sa Hoken Center is pwede kaming mag-isyong dalawa, mag-share sa isang room. Actually, kaming tatlo pwede daw. Pero sabi ko, kasi nilagnat ako nung isang gabi. So, parang at least si Papa niya, pauna na, pa-okay na. So, doon ko na lang pinasama si Sion kasi hindi na siya pwedeng makihalo-bilo doon sa sisters niya, saka sa lola niya. So, ayan dito, nandito ako mag-isa sa isang room. Ayan, fruits, water, supply. Ayan, yung mga damit na mga hinubad ko yan. After na pagkahubad, spray ng alcohol. Ayan, alcohol. Naka-ventilate lagi ang aking bintana. Ayan. Ang hirap. Ayan. Mga meds. Saka, ang importante talaga, fluids. So far, okay naman. Hindi na ako nilagnat kagabi hanggang ngayon.
sana tuloy-tuloy na to kasi ang hirap. Yan, lagi akong may asin. Tapos may thermo na hot water, medyo warm water, tapos lalagyan ko ng asin, Kergol, every 4 hours. Tapos prutas, and then monitor lagi, temperature monitor yung body temperature natin. Ayan. Meron din ako ditong, ayan. Kasi minsan pag umiinom ako ng paracetamol, parang feeling ko yung madalas akong natatakot ako, baka diarrhea. Kasi isa yun sa mga symptoms ng COVID is diarrhea. So, may OS1 ako dito. Mag-alcohol. Ayan guys, ang ginagawa ko dito sa mga ginamit namin. Minsan kasi, ginagamit namin talaga is disposable cups, plates, and spoons and forks. So, kaninang umaga, ako yung kumuha talaga ng pagkain kasi nagugutom na ako. Tulog pa yung mga bata. So, hindi na ako nakapaglagay ng wala akong mahanap na disposable. So, ang ginawa ko yan, yung plato. Ang ginagawa ko na lang, nilalagay ko siya dito sa labas after namin kumain. Tapos, ini-sprayhan ko ng alcohol. Tapos, ito, kukunin na lang to ni ate. Nakaglove siya. At least, mga ilang oras pa dito. Para kung may virus man na galing sa amin, mamamatay na siya. Kasi, dinisinfect ko na ng 70% alcohol. Tapos, ito yung basura namin. Ayan. Binabalot muna namin siya ng plastic and then spray uli ng alcohol. So, ang alcohol ko, ayan, nandyan siya. Ayan. Tapos, yung banyo namin, naka-ventilate lang siya. Oh. Bukas lang yung bintana niya. Ayan. Ayan. Tapos, yung hagdan, laging dinidisinfect din. Tapos, nakabukas lang siya doon sa yung main door namin para kumbaga hindi kulob yung bahay. Ayan. Ang window, nakabukas din. Hindi ako nag-aircon para at least lagi akong pinagpapawisan. Kasi yun ang maganda pagpawisan para hindi na lagnatin. Tapos, inom lang ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate sa kaito. Kasi lagi tayong pinagpapawisan. Guys, today is our 7th day ng quarantine. Pero yung asawa ko patapos na siya eh. 3 araw na lang matatapos na siya. Ayan, dito ako sa bed ngayon ni ate. Kasi nilalagnat uli ako eh. Ayan, hindi tayo nawawala ng rosary. Ayan, pulse oxy. Meter. Tapos, nagayat din ako ng sinuyas. Ayan. Para daw yun. Antibacterial yun. Kinalat ko lahat ng room merong nilagay ako dyan na sibuyas. Ayan. Tapos, naka-ventilate lang lagi. Open ang mga window. Para yung hangin. Ayan. Mga meds, juice, water. Kasi, pag may lagnat, kailangan fluids talaga. Ayan. Buti na lang pinagamit sa akin natin itong room niya. Ayan. Yung ito naman is nandito si Titi, tulog pa. Ayan, awa ng Diyos, okay naman na siya guys. Tulog na tulog pang bata, halap-lap ng kumot. Ayan, mas mga foods din siya dahil juices. Sana hindi na sila lab natin. Ayan, tubig. Lahat ng bintana namin guys, nakabukas lang lahat yan. Para pumasok ang hangin. Yan. Doon din sa baba. Sibuyas din. Yan ang aking baby. Gising na pala.
Good morning. Spots. Kala po. Sila lang dito natulog. Yeah. Say good morning. You feel good? How are you feeling? Are you okay? You wanna eat? Yeah, may mga toy siya. Are you okay? Love? Pero bukas na rin ang bintana nila, guys. Are you okay? Yeah. Oh, wait, are you sleeping there? Huh? Did you eat it? No. Eat na. Yes. Up there, up. Up na. Come on. When Papa woke up, go outside and play. Okay? Why are you laughing? Why are you smiling? My inner avatar. Who? My inner avatar didn't fail me. Hinay-hinay lang ba yan? Ambulusan mo. Kuya, ilang yan? Makalos ang babo ka yan. You know, Papa, I expected it. Nga na, oh. Ito yung nagkikinang-kina. Pabaanan yung distomig mo dyan. Agad na kay ate. Ang likod, gum. Ang likod. Bubulusan na yun. Today, tapos na po ang ating quarantine. Awa ng Diyos. To God be the glory. Yan po. Sindinisinfect na po namin ang aming room. Ang palit ng mga kortina. Ayan. Pati mga kumot, nilabhan. Ayan. Pati pillows. Ilocase, nilaban din, tsaka yung mga pillows binagbibilad namin para mainitan. Lagyan muna ng alcohol, guys, para disinfect it din. Ayan. Medyo maali-aliwalas na ng konti ang aming room. So, paunti-unti na lang. Ayan pa yung ibang mga bed sheets na lalabhan. So far, magiging okay na rin ang lahat. Awa ng Diyos. So far, okay na sa amin. Nakabalik na sa trabaho yung husband ko 1 week ago. And ako din, inaalalayan ko na lang din tong mga bata kasi they are on online class nila. So, hindi muna ako bumabalik. Tsaka, para medyo pabalik din ang lakas ng katawan. Ayan, awa ng Diyos, nakaraos na siguro kami. Yan, parang balik na sa dati yung sitwasyon namin. And sana lang magtuloy-tuloy na. Ayan, medyo maayos-ayos na yung kapaligiran namin, guys. Ayan. Si Auntie, awa ng Diyos, healthy, laban sa COVID. Yan yung naging sandigan namin nung time na nasa taas lang kami. Siya taga-luto, siya taga-hugas, lahat-lahat, guys. Kaya ang laking pasasalamat ko din sa kanyang nandito siya.
Sabi nga niya, ampunin ko na lang daw siya dito. Ano, ante? Awanan, just malaking bagay kasi, guys, fully vaccinated na siya nung time na nagka-COVID kami. So, saka naka-isolate din siya dito sa ano, lumalabas lang talaga siya pagkailangan. So, malaking bagay na talagang dapat talaga nakapavaccine na tayo para may panlaban. Kasi siya yung unang-unang natatakot ako para sa kanya kasi ano siya eh, 71 years old. Tapos, syempre may mga health issues na rin. So, nung nalaman ko na kasama namin siya dito tapos nag-positive kami mag-asawa, doon ako natakot para sa kanya kasi alam ko ano, pero in God's grace and yan nga, vaccinated na siya. Kaya malaking bagay pag fully vaccinated na ang tao, guys. Yung mga bata, medyo okay na. Awa ng Diyos, naka-recover na sila. Ayan, pero ayan, tingnan nyo, guys. Oh, hindi pa rin nawawala yung alcohol. Kasi walang anuhan dito sa taas. Yung hugasan ng kamay namin sa toilet. So, alcohol talaga ang pinaka ano namin dito. Ayan. Ayan si Atsi Titi. Hi! Ayan, magaling na siya. Oh. Nag-online class sila ngayon so far. Ayan, nag-aayos siya ng room niya for tomorrow's online class. Are you feel good? Yeah. Ate, tutulog. Katatapos lang na kanyang online class din, guys. So far, nakakataba ng puso pag ganitong nanay ka na nakikita mo na healthy at naaalagaan mo ng maayos yung mga anak mo.